What's up mga ka-SECSV? Ako nga pala si Joel. At nandito kami ngayon para ituro o turuan kayo kung paano mag-install ng JDK and Eclipse para sa mga gustong matuto. So guys, ako nga pala si Kelvin Dizon at ituturo ko sa inyo kung paano install ang Java JDK. Click ang Google Chrome. Tapos i-search ang oracle.com Ted Network Java Javabase. And click. Makita na type of Java SEEME. At makita niyo dito ang mga Windows x86, Windows x64. Tignan muna natin kung ilang OS ang ating PC. Una, click this PC, then properties. Makita niyo na system type 64-bit operating system. At balik sa Google Chrome. And click accept license agreement. Pwede natin i-download ang Windows x64-exe. Hindi lang natin siyang ma-download. So yun guys, tapos na nang ma-download ang ating Java JDK. Install naman natin sa PC. Una, click ang user. And kita niya, downloads. Click JDK. Welcome to Installation Wizard for Java SE Development Kit 8 Update. And click Next. Then next na naman. Hintayin lang natin saglit. Tapos, makita yung destination folder. Click next lang. Hintayin lang natin. So yun guys, tapos na ang ma-install ang ating Java. Click nyo lang ang close.
ayun, tapos nang i-download at i-install ang Java JDK. Ngayon naman, ipapakita nila kung paano mag-download or mag-install ng Eclipse. So, let's watch this. Turo ko ngayon sa inyo kung paano mag-install ng Eclipse sa inyong mga PC. So, let's start. So, una, pupunta tayo sa PC, pindutin yung PC. Tapos, pindutin yung downloads. Meron kang makikita ang dalawang Eclipse. Eclipse 4.1 and Eclipse 4. So, pipindutin natin yung Eclipse 4. So, pindutin na natin yung Eclipse 4. Pintayin lang natin. So, may lumabas. Pindutin lang yung run. So, yun. Pintayin lang natin. Ayun, lumabas na nga. Eclipse installer. Tingin lang natin. Kasi nga pagda-download ng Eclipse, matagal talaga. Kailangan mo ng patient. So, ayun, lumabas na nga. Tingin lang. So, marami kami kitang Eclipse dito. Eclipse for ID Java Developers, Eclipse DSL Tools. So, marami. Pero ang pipindutin ay yung Eclipse ID for Java Developers. Tingnan natin. Yan yung mga sample ng Eclipse. Pero ang pipindutin, Eclipse ID for Java EE Developers. So, yun. Tapos na. Install. So, yun. Kung may time ka magbasa, basahin mo. Pero kung wala, move down mo na. Tsaka pindutin mo yung accept. So, yun. Nag-i-install na. Kaya nga na sinabi ko, matagal. Kaya kailangan mo ng... Kailangan mo lang maghintay para pag-ibig niya. Yun, lumabas na naman. Scroll down muna naman. So, yun, remember accepted license. Nasa yun naman yun kung pipindutin mo eh. Pero, pipindutin natin ay accept. So, yun. Nag-install na siya. Tingin lang natin. So, ayun na nga. Na-install na natin yung Eclipse. So, sana natuto kayo. So, ayun nga guys. Na-install na ang Eclipse. At ipapakita na nila kung paano gumawa ng sample program. So, let's watch this. So guys, ako nga pala si John Paul na gutom. So, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng example program. Buksan natin ng Eclipse.
So ayan, na-open na. Gagawa na tayo ng sample program. Punta tayo sa window. Window. Tapos, preference. So, ayan. Tayo sa general. Tapos, perspectives. Tapos, enable lang yung Java. Tapos, make it default. Tapos, apply and close. So, ayan. Naayos na natin yung window. Pupunta naman tayo ngayon sa create a new Java EE web project. So, ayan, SECSV. Next. So, ayan na, yung folder. Then, tapos click mo, finish. So, ayan. Hintayin mo lang. So, ayan na ang ating resulta ng paggawa ng Eclipse. So, meron pang kulang yan. Mouse to sa, ano? Then, new. Tapos, punta sa class. So, ayan. Pili ka ng anong gusto mong package name. SECSV. Ayan. So, ayan. Pili ka ng name. Dahil na medyo, ano, ayan. Ayaw. SECSV na lang. So, ayan. Click mo public static void main and generate comments. Just check. Tapos, finish. So, ayan. Nakagawa na tayo ng file ng Eclipse. So, ang kulang na lang ay yung code. So, ayan. Ayusin natin ng code. Ayan. Medyo. Ayan. Buburain natin yan. Palitan natin ng system.out.println. Close and open parenthesis. May lumabas. Kaya buburain natin na sa loob ng close and open parenthesis. So, ayan. Nalagyan natin ng hi. This is our first, pero pwede nyo naman ibahin yan. So, papalitan natin ng hello kami ang grupong SECSV. So, ayan. Yan ang nilagay ko. Dahil kami ang grupong SECSV. Ayan. Nakalimutan, lagyan pala ng, huwag kalimutan, lagyan ng comma. Ayan. Lagyan ulit, system out print ln, close and open ulit, and lagyan natin ng please.
So, support. Us. Ayan. Comma ulit. Ayan. Dagdag pa ako ulit ng isa. System.out.println. Close and open parenthesis ulit. So, ayan. Ang ilalagay na dito, thank you. For watching. So, ayan. Ayan, susubukan na natin i-run yan. Tingnan natin kung gagana. Kung isi-save mo, punta ka lang sa file, tapos save. O kaya Ctrl+S, tapos ayan, susubukan na natin i-run. Saran. Java application. Okay. Ayan. Parang may mali. Ayan. So, ayan. Nababasa natin. May mali. So, may nakalimutan tayong ilagay. So, ayan. Nakalimutan natin ilagay ang yun ang kulang natin. So, ayan. I-try natin ulit i-run. So, ayan. Gumana na. Ayan. Hello kami ang grupong SECSV. Please support us. Thank you for watching. So, gumana na ang ating Eclipse. So, kung isi-save ulit, Ctrl+S lang ang pag-save. So, ayan, exit. Nakasave na yon. So, ayun nga guys, nakita na pala nyo ngayon kung paano ang pag-i-install ng Java JDK at Eclipse. So, sana nag-enjoy kayo. And that's it. Thank you for watching.